Jolly, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po itong oras na to, ayan nyo po na mag-share po ako sa inyo uli ng isang recipe na na-discover ko lang at gusto ko lang din pong i-share para matikman din naman po ng iba. Ang mga recado po niya ay simpleng-simple lang at kayang-kaya lamang po sa isa. Kaya samahan nyo po ako at gawin po natin, lutuin na po natin. Ayan po mga ka-Jolly, ito po yung mga pangunahing sangkap sa pagluluto ng aking special recipe na discover lang po. Na pwede po palang ang sapal ng nyog ay pwede pang maging ulam kahit siya ay isa ng patapon. Ito po, patutunayan ko po sa inyo na pwede pa siyang maging ulam. Imbis na itapon, may pakinabang po pala ang sapal ng nyog. Ito po mga ricado ko. Ito po yung napagpigana ng nyog, nakuha na siya ng gata, asin, pampalasa, paminta, sibuyas, ginadgad na karot, harina, dalawang itlog. Ayun po, imimix lang po natin siya. Halo po natin ang karot. Ayan po. At isunod po natin ang harina. Halu-haluin lang po natin. At meron pa po akong ihahalo pa dyan na para mas lalong sumarap. At para mas maging special, haluan po natin siya ng gininig at liver spread. Ayan po. Kahit anong pong brand, pwede nyo pong gamitin. Okay, tapos haluin lang po natin at i-add po natin ang itlog. Bakit po kailangan pa itong ibukod bago basagin kesa diretsyo na lang dyan? Kasi po para po malaman natin kung may sira yung itlog. Kasi po pag diretsyo po natin na nilagay dyan, tas may sira po pala yung itlog, sayang po. Lahat po masasayang. Kaya ganyan po yung tamang pagbabati, pagsahalo ng itlog sa isang recipe, kagaya po ng ganito. Ayan po, halo lang po natin. Ayan po. Sabay na rin po natin ang sibuyas. Isip po natin. Ang paminta, pampalasa, at konting asin. Pwede nyo po yan subukan sa inyong mga tahanan para matikman nyo po yung lasa. Mix lang din po natin uli. Haluhaluin po natin. Yan. Ayan po mga ka-Jolly. Ilagay po natin itong ready to use na giniling. In can. Ayan, haluin lang po natin. I-add lang po natin siya. At isunod naman po natin ang liver spread. Mix lang po natin hanggang sa maghalo-halo na po siya at kumapit na po ang lasa bago natin po ito i-deep fry po sa mantika. Ganun po siya. Ayan po mga ka-Jolly, nahalo na po siyang mabuti. Na-mix na po lahat yung mga ricado niya sa loob. At tsaka po masarap na to dahil equal balance na po yung ano niya. Makikita niyo po yung texture niya na talagang na-mix na siya ng maayos.
wala nang buong harina, wala na rin yung lahat ng ano. Nandiyan na po, nag-mix na siya ng maayos. Kaya ito po, pwede na po natin itong simulang iprito. Ayan po, lagyan na po natin ng mainit yung lamantika, yung kawali. Ayan lang po natin na mainit bago natin ilagay para hindi po didikit yung ating lulutuin dun sa kawali. Ayan po, hintayin lang po natin uminit sandali bago po natin lagyan. Ayan po, pwede na po natin lagyan. Po natin siyang lapat-lapatin para medyo manipis po, masarap po siya, para yung loob po maluto din po siya ng gusto, para medyo maging crunchy na. Nasa inyo po, pwede nyo po siyang gawing bola-bola. Ito po sa akin, pinalapad ko lang po siya. Parang pati lang po siya. Yan po, pwede nyo rin po siyang bilugin na parang bola-bola. Pwede rin naman po ganito lang. Palapad lang po siya na parang patties. Pwede po yan. Ayan po, nabaliktad ko na po yung tatlong piraso. Hintayin na lang po natin yung isa. Paluto na rin po yung kabila niya bago natin baliktarin. Ayan po mga kajali, tapos na po yung ating recipe na inimbento. Ito po yung sapal ng nyog na sinasabi ko na patapon na pwede, pero pwede pa siyang maulam. Ayan po, pwede po nating tikman para malaman po natin yung lasa kung masarap. Nakuha po tayo ng isa. Masarap naman po. Malusong. Crispy naman po siya sa labas. Ayan mga kajali, tapos na. Marami pong salamat sa inyong panonood. Sana po na gustuhan niyo po ang video na to. At nakatulong din po sa inyo yung mga ilang information na pwede pa po palang maging ulam ang isang patapon. Ayan. At sa mga interesado po sa recipe, pwede ko po ilagay doon sa description box ang mga ingredients niya para masubukan niyo po sa inyong mga tahanan.
Ayan po, kung hindi pa po kayo nag-subscribe at bago lang po kayo sa panonood ng aking YouTube channel, pwede po kayong mag-comment down below and then don't forget to subscribe, like, and share. And please click the button below all para lahat po ng mga videos ko na bagong ma-upload ay notified po kayo. Maraming po salamat!